Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kumusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Gemini. Pauna mensahe po ninyo ay the Five of Wands. Ayan. So, parang may conflict dito, no? Maaring conflict dito between you and another person or a group of people, no? Kasi maybe yung ideas ninyo dito is not being heard, or lahat siguro dito ng mga taong involved are ano, yung pinupush nila kung ano yung mga gusto nila, pinupush nila yung mga opinion nila. Maaring situation ito sa pamilya or work situation, no? Wherein maaring nagmi-meeting, nag-uusap-usap, and everyone wants to push their own opinion, their own ideas, no? Kaya parang walang nakikinig because lahat gustong magsalita or lahat nagsasalita, no? Gemini? What else? We have Queen of Cups. Ayan, you are highly intuitive ngayon, highly sensitive, no? Kayo ngayon. Kaya maaring nagdadasal kayo ngayon, Gemini, and asking for siguro advice, or maybe you're asking for clarity opinion, kaya pinapadalhan din kayo ngayon ng divine universe ng ng mensahe, ng intuitive messages through your intuition, no? Gemini, kaya be on the lookout for those messages, no? Pakinggan niyo, mag-tune in kayo sa inyong intuition so that malaman ninyo kung ano yung gagawin ninyo. Maybe yung enlightenment na to or guidance na to could be related to this Five of Wands on how you're going to fix it or how you're going to deal with it, no? Gemini, what else? We have Six of Cups. Ayan, some of you are reminiscing, some of you are, alam mo yan, nag-iisip-isip, nagmumuni-muni, nagre-recall, no, ng inyong mga nakaraan. Maaring yan ay yung mga remarkable moments ninyo with your family, with your kids, siguro kung may mga anak na kayo, or with your parents, with the whole family, no, with your person. Maaring napapaisip siguro kayo doon sa inyong mga nakaraan, sa inyong mga nararamdaman. Sa ngayon, maaring yun ang nagpo-push sa inyo na maalala ninyo ang inyong mga nakaraan. Kasi maaring naisip ninyo ngayon na buti pa nung mga bata pa kayo, no? Walang problema, walang stress, walang kahit ano, puro lang laro, happiness, 'di ba? Yung mga ganun. So, maybe na nare-recall ninyo mga sitwasyon na 'yan, no? Kino-compare ninyo sa sitwasyon ninyo sa ngayon. It could also be that siguro magulang na kayo, or maari din naman na hindi, pero naaalala ninyo yung mga anak ninyo kung meron na kayong mga anak, no? Or maybe naaalala ninyo yung mga parents ninyo and maaring namimiss ninyo sila, no? So maaring nasa malayong lugar kayo, or malayo siguro kayo sa pamilya ninyo, sa mga anak, asawa, or magulang, and maybe namimiss ninyo sila. Kaya parang nag-i-emote kayo sa ngayon, naaalala ninyo sila, namimiss ninyo sila, no? Some of you, maybe coming home, no, to visit, or maaaring this is for good, no? Maaaring uuwi na talaga ang iba sa inyo dito and wants to be with your family na. Maaaring you're going to start a new life dito with your family na, no? Kasi maaaring naririnig ko kanina pa OFW, so maaaring ang iba sa inyo dito is OFW, or maaaring nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, maaaring doon na kayo nakatira, and maybe gusto ninyong umuwi na, no? Gusto ninyong bumalik na dito sa home ninyo, sa home country ninyo, no, Gemini? So, what else? We have High Priestess. Ayan. So, si High Priestess, this is a reminder for you na mag-tune in kayo sa inyong intuition. Maaaring ito yung makakatulong sa inyo, mga guidance na to on how you are going to navigate your situation sa ngayon. Lalo-lalo na kung meron kayo ganitong sitwasyon, ano? Sa Five of Wands na medyo may conflict. So, maaaring pinapadalhan kayo ng intuitive messages dito so that malaman ninyo kung ano yung mas tama ninyong gawin. How are you going to deal with that situation, no? It is also possible, Gemini,
may mga gabay sa inyo dito din, no, na importante, no? Mahalagang kailangan ninyong malaman, matutunan, dahil yan ang talaga ang mag-lead sa iyo sa tamang path, no, sa buhay ninyo sa ngayon. This is also about dreams, no, Gemini, kaya maaring ang iba sa inyo dito then is receiving receiving messages dito, guidance through your dreams. Kaya mahalaga din na i-research po ninyo kung anong ibig sabihin ng mga elements sa inyong panaginip dito, no? I-google po ninyo yan kapag nanaginip kayo at night and the following day, you know, make sure that i-google ninyo kung anong ibig sabihin, no? If you have time, i-google po ninyo ang ibig sabihin ng mga elements na naalala pa ninyo from your panaginip, because that could be your reference, no? Sa mga nagaganap sa buhay ninyo. Yan ang magiging gabay ninyo or eye-opener ninyo, no? Final message po ninyo ngayon is a 1221. And this is your angel number, 1221. You are taking initiative na sa ngayon, no, no? Maaring kayo, no, dito sa 501's energy, maaring kayo yung dito mag-i-initiate ng conversation, or kayo dito mag-i-initiate ng something na wake up din, no? Yung isip ng mga kasama ninyo na, teka lang, pag-usapan natin to. Teka lang, let's hear the voice, di ba? Of everyone, no? So, maaaring kayo dito mag-i-step up, no? Para gawin yan, para makiusap sa mga kausap ninyo, no? So, Gemini, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Saan na po yung nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Libra. Una mensahe po ninyo ay Hierophant Energy. Ayan, so some of you are focused on learning. Focus on education. Maaring ang iba sa inyo dito, kung hindi kayo yung estudyante, maaring kayo yung teacher dito, no? Posible din na nag-aaral kayo to expand your knowledge about something, no, na dati nyo nang pinag-aralan, maaaring ganun, or maybe you're just curious about something else sa ngayon kaya nag-aaral kayo, that is also possible. Or maybe nag-aaral kayo about something or new program, new course, maaaring ganun, para in preparation towards a new career path na tatahakin ng iba sa inyo dito, Libra, no? Meron ako naririnig na spiritual career, kaya maaaring ang iba sa inyo dito is siguro may iba kayong karera sa ngayon and you are studying, no? Nag-aaral kayo dito, crash course siguro ang inaaral ninyo, and you are honing siguro your psychic abilities dito, because maybe you are embarking on a spiritual career after, no? So maaring ganun ang ganap dito. It could also be possible ng iba din sa inyo dito is siguro kayo yung teacher, no? Maaring you're teacher by profession, maaring you are a life coach, a mentor, maaring spiritual teacher na ang iba talaga sa inyo dito, Libra, no? And you are continuing to study, maaring ganun ang sitwasyon. Hangman energy, there is new perspective, new ideas, new inspiration that are coming in dito, Libra, and no, maybe this is a detour, no? Maybe kung ano man ang inyong ginagawa sa ngayon, maybe there is going to be a realization dito that it is about time na to take a divine detour, no? Maaring kung ano man ang pinagpo-focusan ninyo ngayon, that is not really what's for you, maybe that is not kung ano talaga yung best para sa inyo. Kaya may mga parating dito na new perspective, may mga parating dito na mga bagong idea, no, sa inyo, and maybe that is really going to lead you to a different path, to a new path, no, sa ngayon. So what else? We have Four of Wands. Celebratory energy ito, Libra. Kaya maaaring ang iba sa inyo dito, merong mga isi-celebrate, no, na
okasyon, maaring ganun. Maaring meron kayo dito ng i-celebrate na mga accomplishments and achievements sa buhay, maaring related 'yan sa pamilya, or maaring may dream, no? Maaring may dream kayo dito na dream ninyo para sa inyong pamilya, and maaring 'yan ay makukuha ninyo na sa ngayon. So, that is also possible, no? At i-celebrate ninyo 'yan. There could be wedding then, no? There could be wedding, there could be marriage proposal dito. There could also be travel dito for some of you, no? So, marami maaring ganap dito, reunion, family, no? Family reunion or friends or mga magkakaklase, mga ganon. So, there is social gathering din dito for some of you. So, enjoy nyo po yan. Two of Pentacles, you're too busy, Libra, no? Marami kayong ginagawa, marami kayong ginajuggle dito. You're multitasking dito, kaya medyo ano din ito, no? Busy time para sa inyo dito, Libra. Maaring ano yan? Maaring mga trabaho ang ginajuggle ninyo or schedule. Maaring meron kayong ano dito. Para kayong ano, lagarista. Siguro, Libra, ang dami ninyong inaasikaso. You are all over the place. You are here and there, kumbaga. So, yung final message ninyo ngayon, angel number 2002, the void. Ayan. So, may mga transition dito na mangyayari, no? Sa buhay ninyo, Libra. May mga pagbabago dito, and this is for the better. Kasi parang ano kayo ngayon, more of controlled ninyo ngayon ang mga sitwasyon sa buhay ninyo. Kayo yung magde-decision dito. Kung ano yung maaring gusto ninyong gawin, yun talaga ang ipupush ninyo. At mangyayari, no? Kung ano man yung minimiti ninyo dito. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun and Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ni Aquarius. Paunang mensahe po ninyo ay Ace of Pentacles. This is really a gorgeous energy. Kasi this is financial prosperity and abundance, and also financial success. Okay, Aquarius? May mga pagbabagong magaganap dito sa buhay ninyo. And this is going to change, no? The course of your life dito. Kasi lalo-lalo na pagdating sa pangkaperahang aspeto. Okay? Si Ace of Pentacles, this is financial opportunities, though, that could bring forth kaperahan talaga sa inyo. Maaring ito na yung simula ng pagkakaroon ninyo ng pagbabago ng inyong financial landscape, no? It could come from different sources, yung opportunities na to. Maaari din kasi na meron ditong windfall of money na parating. There could be a winning, there could be inheritance, there could be a gift, no? From other people, no? Kaya napakalawak na maaring panggagalingan ng pera ninyo dito sa Ace of Pentacles energy, no? There could also be relocation dito for some of you. May travel involved dito. Maaring maglilipat kayo ng residence dito. Maaring you're going to change home. Maaring ganon. Kaya good luck po sa inyo. Aquarius, this is a new beginning energy, no? You're going to start fresh pagdating sa inyong finances. We have Six of Pentacles. Ayan. So, dito naman sa Ace of, sa Six of Pentacles, whatever you need, you know, whatever you need right now will be met. Now, whatever you need right now will be provided to you. Yung ganon. Kasi maaring ang iba sa inyo dito is needing some kaperahan. You know, maaring kailangan ninyo ng pang-tustos sa inyong financial obligations ngayon, maaaring kulang kayo, and this is this is something na maaaring pinoproblema ninyo sa ngayon. Pero with the Ace of Pentacles energy, maaaring ito yung kasagutan dyan, no? Kasi maaaring talagang may windfall of money dito na dumating sa inyo, and that could be it, no? Yun ang makakatulong sa'yo sa pangangailangan ninyo dito sa Six of Pentacles. Maaari din na meron dito dumating na bonus sa trabaho, komisyon, maaaring makuha nyo na sa ngayon, or there could be people na magtutulong sa inyo, magpauta,
lang or magbigay ng pera, mag-donate sa inyo. Maaring ganun ang ganap dito for some of you, no? So, good luck to that. We have Justice Energy. You are getting what you need. So, napakaganda, no? Si Justice Energy, this is you are getting what you deserve, no? Kung anong para sa'yo, yun ang makakarating sa'yo, yun ang ibibigay sa'yo. Six of Pentacles naman, this is what you need, no? Na makukuha ninyo. So, napakaganda kasi kung ano yung mga pangangailangan ninyo, kung anong para sa'yo sa ngayon, yun ang dadating, no? Yun ang dadating. Napakagandang blessing ito para sa inyo. Balance will be back in your life as well dito, Aquarius. Kaya napakaganda. Maaring may mga didiskarte kayo sa ngayon, no? Ng mga bagay-bagay. Aayusin ninyo ang lahat-lahat. Maaring magsisimula kayo dito ng pagsasaayos ng iba't ibang parte ng buhay ninyo dito, Aquarius. So, that is possible. So, napakaganda lang, no? What else? We have Five of Wands. And so, in the past, no? Siguro kasi ano na to, nangyari na to, no? Si Five of Wands, maaaring may mga conflict dito, no? Maaring you are not on the same page with another person or with a group of people, maaring ganon. May mga hindi kayo pagkakaintindihan with another person, maaring ganon. But parang ano to eh, five of wands to, diba? So this is five and this resonates with change, no? So it feels like to me na siguro si Justice Energy is going to open up the door, no? Para sa inyo, para magkaayos kayo or magkaintindihan at magkausap-usap kayo ng mga taong nasa paligid ninyo na medyo hindi kayo on the same page sa ngayon. So it feels like to me na maayos ito agad-agad, no? Kung ano man tong diskusyon or kung ano man tong hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakasundo ng mga tao sa paligid ninyo, no? Maayos at maayos 'yan, no? Maayos at maayos 'yan dahil magkakaroon dito ng pagpapakumbaba, magkakaroon dito ng realizations din ng iba sa inyo dito na pakinggan, mas maiging pakinggan ang bawat isa. Mas maiging makipag-usap ng maayos, no, Aquarius? So, tignan natin kung ano yung final message niyo. We have angel number 1331. Ayan, good fortune. Napakaganda. Swerte. Ang swerte ninyo sa ngayon. So, there's going to be a major change na mangyayari dito sa buhay ninyo, no? Marami talagang pagbabago, no? With the good fortune energy, siswertehin kayo sa pera, sa karera, sa financial situation ninyo, no? Five of Wands, no? Looks like maaayos yan, no? That mababalot kayo ng swerte. Kaya magkakaayos kayo niyan. Magkakausap kayo. Mapaplantsa kung ano man ang hindi ninyo pagkakaintindihan. And eventually, you know, with all this happening sa buhay ninyo, magiging maayos ang lahat. Everything is going to work out, no, in your favor. So, good luck, Aquarius. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.